Pag-usapan natin itong release na article ng Nikkei Asia. Alamin natin, Toyota and Partners launch hotlines to protect foreign workers. Mahalaga itong malaman ng mga foreign workers na papasok pa lang mga dito or yung mga nandito na. Kaya basahin natin yung article at alamin natin kung ano yung mga makukuha nating information related sa pagtatrabaho dito sa Japan. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. With Japan's population shrinking, the country is increasingly relying on foreign workers, its factories, nursing homes, and other workplaces running. An agency designed to address workplace grievances and provide general assistance for foreign workers began operating Monday under a joint initiative by 8 Japanese companies including Toyota Motor and 7i Holdings. Ito yung 7, pagkakaalam ko dito yung sa 7i, ito yung may-ari na 7-Eleven. And kabilang din dito daw yung Toyota Motor Company. Employees, participating companies and their business partners can now seek assistance on work, personal and health-related issues through instant messages or over the phone in 9 languages including Mandarin, Vietnamese and Tagalog. Ayan guys, so mayroong hotline para sa mga Pilipino na foreign worker dito sa Japan. The agency will also work with the Tokyo Bar Association to resolve serious grievances against employers through alternative dispute resolution. So may naririnig din tayong mga balita na nagkakaroon ng mga pambubuli sa mga foreign workers na nagtatrabaho sa mga ilang companies, yung mga malalaking companies dito sa Japan, including itong mga trainees, sa pagkakaalam ko yung mga hindi ko na maalala kung anong lahi, basta foreign, mga foreigners ang napabalita na nakakatanggap sila ng pambubuli. The agency will be managed by Japan Platform for Migrant Workers Towards Responsible and Inclusive Society or JP-MIRAI, a framework advocating for foreign workers' rights under the Japan International Cooperation Agency. Funding will be provided by the 8 companies, which also include food maker Ajinomoto, property developer Mitsui Fudosan, and Muji operator Ryohin Keikaku. The other 3 companies involved had not been made public. Up to 20,000 workers will have access to the agency's services in 2022 with the goal of expanding to 200,000 in 2023 and 1 million in 2024. It is expected to field around 2,000 cases in its first year. The United Nations is urging businesses to create mechanisms allowing workers to bring complaints under its guiding principles on business and human rights. Toyota and others decided to create a joint framework since it would be challenging for each company to separately secure a multilingual staff that is familiar with Japanese legal procedures. Mahirap talaga para sa isang foreigner na hindi marunong pang makipag-communicate in Nihongo kung paano ka magre-react, paano mo ipagtatanggol yung sarili mo sa mga ganitong situation na mayroong nambubuli sa iyo. It takes a lot of cost and labor for each company to do this, but it's not much a burden when multiple companies can work together, said Yozo Nakao at Ajinomoto sa Sustainability Promotion Division. Sa pagkakalam ko, hindi lang pambubuli ito sa mga foreign workers. Meron din namang nasa management. Mayroong mga ganung cases na nasa management agency na hindi napapasahod ng tama yung foreign worker, or pwedeng ganun, company na hindi napapasahod ng mabuti yung isang empleyado. So, ito yung paraan nila para magkaroon ng magandang communication or mayroong hotline para sa mga foreign workers na medyo naaagrabyado. Expanding the framework to include additional companies will be key to providing more comprehensive support. The agency will not share detailed complaints to employers without the workers' consent, but will communicate general concerns in a way that ensures workers' anonymity. In addition to addressing specific problems, this will allow companies to understand issues they have
and improve their conditions, said a representative from a participating company. So, lalo na sa isang malaking kumpanya, ang hirap mag-sabi ng iyong problema. Hindi ka na nga marunong magnihongo. Tapos, kung hindi ka marunong magnihongo, ang dami mo pang dadaan ng mga superior. Diba? Meron kang team leader, meron kang kakaricho, may kacho, may jicho, may butcho. Diba? Ang daming pinupuntahan na ang daming mga sangasangang hierarchy na mga posisyon. Hindi ka makapag-report kung ano man yung dapat mong i-complain ng maayos, di ba? Japan has been opening its door wider to foreign workers amid a growing labor shortage. Their number increased 2.5 times in a decade to a record over 1.72 million as of October and is only expected to grow as Japan eases coronavirus-related entry. Even with more women and seniors in the workforce and greater automation, Japan will still need 6.74 million foreign workers to meet the government's growth target in 2040, according to JICA, nearly 4 times as many as their current. So ayan guys, nakikita nyo naman, 6.74 million foreign workers ang kinakailangan nilang ma-meet by year 2040, all over the world to guys. So maraming chance na makapasok dito at magtrabaho dito sa Japan. Kaya pursigihin nyo lang, kung talagang interested kayo mag-work dito ay ninyo ng paraan. At meron tayong mga playlist dyan na baka makatulong sa inyo pangarap na makapag-aral or makapag-trabaho balang araw. Meanwhile, human rights are becoming a greater concern for businesses globally as environmental, social, and governance goals take hold. There is a growing push in Europe to require companies to conduct human rights due to diligence, such as ensuring there is no forced labor in-house or at their suppliers. But Japan has come under fire for its treatment of foreign workers. Its government-run technical intern training program was criticized in a U.S. State Department report last year for exploiting foreigners. Dahil ito sa mga trainee na nagtatrabaho dito sa Japan, ako na-experience ko na rin yun. Nakita ko, hindi ako yung trainee, pero nakakapagtrabaho ako ng may mga trainee. And nakita ko kung gaano kababa ang sweldo ng mga trainee, gaano din kahirap yung kanilang sitwasyon. Kumbaga talagang tali sila doon sa company. At hindi ko man masasabi na talagang nakita ko yung pangmamaltrato, pero yung hirap ng pamumuhay nila as a technical intern trainee ay mararamdaman mo talaga. Companies themselves are also facing growing pressure to curb human rights abuses in order to both attract foreign workers and prevent backlash from the public and investors. So ayan guys, anong masasabi ninyo sa report na to? Maganda bang balita ito para sa mga foreign workers dito sa Japan? Magkakaroon na sila ng hotline na binuo ng Toyota at iba't iba pang mga companies dito sa Japan. So sabi dito, yung program na yan offers advice and legal help for the navigating Japanese workplaces. So ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video and mag-comment na rin kayo at i-share nyo na rin to sa mga naghihintay ng travel ban update dito sa Japan at sa mga gustong maka-receive ng mga latest news related sa Japan. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa. Kung nakasubscribe na kayo, thank you so much for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe pero nanonood ka ngayon, mag-subscribe ka na and hit mo yung notification bell again para lagi kang updated sa mga susunod pang i-upload ng mga videos. And huwag nyo kalimutang puntahan yung aming YouTube homepage dahil may mga playlist kami dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay pagdating ninyo dito sa Japan. Okay, maraming salamat ulit sa panonood. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa... Bye!